sa inyong lahat. Ako po pala si Lindy De Inaldo, ang mag-uulat sa maikling kwentong Ang Bakya ni Hernando Ocampo. Ang Bakya ni Hernando Ocampo ay kabilang sa aklat ng katipunan ni Teodoro Agoncillo na ang mga maikling kwentong Tagalog ng 1886 hanggang sa 1948. Isang maikling kwento na nagsulat noong 1939 na nagtataglay ng kakaibang pamamaraan ng pagsusulat na naayon sa mga pamamaraan ng masining na pagsulat. Ang paksa ay nanatiling sariwa sapagkat naugat sa katotohanan. So, si Teodoro Agoncillo ay isang Pilipinong historiador at manunulat na kilala sa kanyang mga mahalagang kontribusyon sa pagsulat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakapagsulat siya ng mahigit na 20 aklat at mga artikulo ukol dito. Nagsulat din siya ng mga tula at sanaysay na naglalaman ng mga nasyonalistang pananaw sa kasaysayan. Siya ay tinuturing bilang ama ng makabansang pananaw sa pagsulat ng kasaysayan. Si Hernando Ocampo ay isang national artist, isang painter at manunulat. Ayon kay Agoncillo, nabibilang raw sa maliit na palutong ng mga manunulat sa Pilipinas na maniniwalang nasa buhay at nag-uugat sa buhay ang sine. Ang isa sa pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Aling Sibya. Si Aling Sibya ay isang ina, may pasusuhing sanggol sa kanyang kandungan. Ang kanyang pisikal ay nanalalim ang mga mata, marungis at gulagunalit ang damit at namamayat. Ang kanyang emosyonal na kilos ay kakabakabang managhihintay sa kanyang asawa. Walang kibong nakamasid sa kadiliman ng eksteneta. Labis nag-aala sa asawang pumupunta sa welga. Sa Aling Sibya, isang butihing ina at asawa, matiisin, sumusuporta sa desisyon ng asawa. Ang kanyang damdamin ay natatakot at kinakabahan dahil wala pa ang asawang nagpunta sa welga. Mahirap lamang at asawa siya ni Mang Tonyo. Panindigan niya sa bahay ay mas mahalaga ang kaalaman niyang tiyan kaysa prinsipyo. Ang pangalawang pantulong na tauhan ay si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang ama, isang manggagawa at kasama sa welga sa pabrika ng tabako. Nakasuot ng sira-sira at lumang bakya. Ang kanyang emosyonal na kilos ay nababasa sa kanyang kilos ang masidhing pagnanais na lumahok sa welga. Ang kanyang pag-uugali ay may isang salita, may prinsipyo at matapang. Ang kanyang damdamin ay matindi ang galit sa mga kapitalista na maaari ng pabrika ng tabako. Isa siyang ama ng tatlong anak. Asawa siya ni Aling Sibya. Mahirap na manggagawa at isa siyang welgelista. May tatlong anak si Mang Tonyo at Aling Sibya. Ang dalawa ay mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. Ang bunso'y pasusuhing sanggol pa lamang. Sila'y may marurungis at gulagulanit na damit, namamayat, nalalalim ang mga mata na kagaya ng kanilang ina. Ang kanilang emosyonal na kilos ay payapang naglalaro ng bahay-bahayan ang dalawang bata at ang isa naman ay mahimbing na natutulog sa kandinga ng ina ang sanggol. Ano mo yung mga inosente sa pag-aala ng ina, iniiyak ang gutom habang wala pa ang kanilang ama. Ilan sa mga tauhan ay sina Paring Melio at mga pulis. Si Paring Melio ay isang manggagawa at wilgistang tulad ni Mang Tonyo. Siya ay kumpare ni na Aling Sibya at Mang Tonyo, kapwa manggagawa at kasama ni Mang Tonyo sa welga. At isa naman ay ang mga pulis na nagbabantay sa welgang nagaganap. Namamaril ng 7 manggagawang lumahok sa welga. Ang tagpuan sa kwentong ito ay sa giray-giray na dampang tinitirhan ni na Aling Sibya na sa looban ng iskinitang nililiman ng nagtataas ang gusali sa magkabilang panig nito. Ito ay naganap ng magtatakip silim pa lamang ngunit ang dilim ay laganap na. Ang banghay sa kwentong ito ay circular o paikot-ikot. Ang bukas ay binalita ng kapitbahay ang putukan sa pabrika ng tabako. Nakaupo sa may hagdanan si Aling Sibya habang nasa kandungan ang sanggol. Kakakabang naghihintay sa asawa. Tinanong niya si Paring Melio ukos sa kanyang asawa, ngunit wala siyang nalalaman. Ang simula sa kwentong ito ay, bago umalis si Mang Tonyo, papunta sa hinimpyala ng mga welgesta, ay nangako siyang mag-uwi ng makakain para sa pamilya. Ito ay sulyap sa problema.
Nang inayos ni Mang Ton yung asira-sira niyang bakya, habang kinukumbinsi naman siya ni Aling Sebia at huwag nang magwilga at bumalik na sa trabaho ang panimulang pangyayari. Nanindigan pa rin si Mang Tonyo na ipaglaban ang karapatan nila bilang mga magagawa. Ito ay saglit na kasiglahan o reaksyon. Ang gitna ng kwento ay ang tao versus tao, mayaman versus mahirap, kapitalista versus magagawa. Nang narinig ni Aling Sebia ang pag-usap ng dalawang tao tungkol sa pitong walgistang na baril sa welka, ang kasukdulan. Ang wakas ng kwentong bakya ni Hernando Ocampo ay nagpunta sa Aling Sebia kasama ang tatlong anak sa pinangyarihan ng welka. Nakita ang dalawang bata ang isang duguang bakya, ang bakya ng kanilang ama. Ang simbolo sa kwentong ito ay ang duguang bakya ni Mang Tonyo na nagpapahiwatig ng kinahinatnan ni Mang Tonyo. At ang bakya ay si Mang Tonyo. Ang paksa ay ang prinsipyo ng tao dahil ito ay nanatiling sariwa sapagkat nauugat ito sa katotohanan. Ang susunod ay ang paksang diwa, ang pinakamahirap tanggapin para sa isang tao, ang maalisan ng karapatan at prinsipyo lalo na ang paniwalain sa mga maling kalakaran sa buhay. Ang kaisipan sa kwentong ito ay ang lahat ng problema ay dapat idaan na lamang sa may nahong usapan. Hindi ang isa pang problema ang sagot sa isang problema. Himig o damdamin sa kwentong ito ay malungkot. At ang mensahe na nais iparating ng kwento ito ay sa pagdedesisyon, dapat pagkatimbangin mabuti ang ekspekto ng hindi magkamali. Ang pananaw sa kwentong ito ay ikatlong panauhan. Salamat sa iyong pakikinig at sana intindihan niyo. Salamat! Bye-bye!